Ang dilute ay isang recessive mutation. Kailangan ang bot parent ay kargado ng dilute para makapagpalabas nito. Pwede sa parisang back-to-back na visual dilute, pwedeng visual dilute iparis mo sa split dilute at sa back-to-back split dilute. Magandang araw ka, Javi. Nagbabalik po ang Javi ni Daddy para mag-share ulit ng kaalaman at karanasan tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Ngayon pong araw na to, sa video na to, ang pag-uusapan natin ay yung dilute mutation at kung paano natin siya madidistinguish sa normal na non-dilute, no? Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng inakay ng dilute mutation na klaro yung kulay, na hindi siya urine. At ibabangga natin siya dun sa normal para makita nyo po yung pagkakaiba. Pasok tayo sa loob, tinan natin yung painakay natin dito na pa-harvest na din ng ano po ito eh, Project Dantalo Dilute. Ngayon po ay meron tayo ditong napalabas na blue opaline dilute na possible sa Dantalo. Tinan natin. Ayun siya, ayun. Ayun, pumasok. Ayan, yan, yan siya. Ayan yung dilute mutation natin. May langgam ah. Yan po yung dilute mutation natin na bagong paanak. At for harvest na po yan. Ayan, yan po yung kulay niya. Nasa foster parent po siya. Ang magulang po nito ay back-to-back split Dantalo at back-to-back split dilute din. Yan, naglabas po ng dilute mutation. Ang kulay po na yan ay opaline na blue dilute. Possible split Dantalo. May mga kapatid po yan na mga visual na Dantalo. Pero ito lang po kasi pa yung solid color na napalabas natin mula sa project na yan. Kaya ngayon, compare natin para makita nyo po yung pagkakaiba. Kukunin ko lang. Huliin natin. Huli. Okay, ito po siya ng malapitan. Medyo nagre-reflect sa ilaw. Dito natin tingnan. Yan. So, ito po siya. Yan po yung kulay niya. Compare po sa normal, mamaya ipapakita ko sa inyo, na mas dark. Ito po light yung kulay niya. So, dito nyo po makikita. Yung kuko niya, itim pa din. Itim yung mga kuko. Yung paa niya, dark gray. Maitim. Ayan o. Then yung ano niya, yung plumage niya, yung primary feather, gray. Dark gray. Ayan po. Dark gray siya. Ayan. So, tingnan natin, compare natin doon sa yung ano rin niya, yung dito niya, wala siyang scalloping. Pantay lang yung kulay, oh. Yung likod. So, o pala, makikita nyo mamaya, mayroong ibang pattern dito sa likod. Ito, halos pantay po yung kulay niya. Yan. Ito po yung likod niya. Blue series lang muna tayo ngayon. Sa susunod, pag may palabas tayong green series, pakita ko ulit sa inyo yung pagkakaiba. Kunin ko yung opaline na normal. Balik ko na to. Ito yung mga kalahi din niya. Na mga, ito, meron tayong visual na dan niya. Ayan. Dilute na
Pinakita ko na sa inyo ito na nakaraan. Bilyot na Dantalo. Star Blue. Compare natin sa mga susunod na pag meron tayong palabas na ibang kulay para makita natin sa personal. So, ito yung blue na opa. Solid color. Tingnan natin. Okay, ito yung blue na opa line. Ano? Yan. Mas dark siya doon sa dilute. Tapos yung pakpak niya hindi kulay gray. Oh, dark din. Blue and black yung combination ng pakpak. Tapos yung paa niya halos pareho, dark gray na may itim yung kuko. Pero yung pattern sa likod, ayan o, may scalloping. Ito, kitang-kita dito. Tapos yung likod niya, ayan, may pattern na makikita. Hindi pantay yung kulay. Hindi siya pantay yung kulay. Unlike dun sa dilute, na pantay lang yung kulay niya. So ito, normal blue na opaline. Possible naman to sa split sa Dantalo at possible din split sa dilute. Ayan, magkakalahi po yan, magpipinsan. So yan po yung pagkakaiba nila. Sana po ay nakita nyo yung pagkakaiba ng dalawang ibon. Yan mga kahabi, yung pagkakaiba sa comparison ng blue na dilute opaline sa normal blue na opaline. Sana po ay nakita nyo no, yung mga pagkakaiba nila para pagka mag-acquire po kayo ng ganito mga ibon, hindi kayo malito. Noong una, wala pa tayong mga palabas nito, medyo nalilito tayo. No, hindi natin matinstinguish agad. Ngayon, meron na tayong mga sample at nakakapagpabugan na tayo ng mga ganitong mutation. So, magkakaroon tayo ng comparison doon sa itsura. No? Kasi tayo ay hindi nga na tayo nagbe-base sa libro o sa mga online na information. No? Tayo ay nagbe-base mismo doon sa personal na karanasan natin at dun sa comparison na ginagawa natin sa mga ibon. Nag-aaral din tayo tungkol sa basic, pero after nun, more on experience na po yung ginagawa natin para sa pagpaparami ng ibon, sa mutation ng ibon, at na sana ay kapulutan nyo rin po ng informasyon na magamit nyo sa mga alaga ninyo. No? Mahalaga po kasi ang tungkol sa mga mutation, para sa ganun, pag nag-project tayo, yung gusto nating kulay eh mailabas natin dun sa isang ibon na sa mga project natin no, para maging successful yung ating mga project mutation sa ating ibunan. Salamat mga kahabi, sana naibigan niyo po itong ating video sa araw na to. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po.